Pablo Emilio Escobar Gaviria, isinilang noong December 1, 1949, sa Rio Negro, Colombia. Lumaki siya sa lugar ng Medellin, isang magsasakang kanyang ama at guro naman ng kanyang ina. Nakapag-aral siya sa Universidad ng Autonoma Latino America of Medellin, ngunit siya ay huminto dahil sa kakulangan ng suporta. Noong huminto siya sa pag-aaral, dito nagsimula ang magulong takbo ng buhay ni Pablo Escobar. Sinimulan niyang pasukin ang mga illegal na gawain tulad ng pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo at mga peking lotto ticket at pagdanakaw ng mga motorsiklo. Noong bandang 70s nang pasukin ni Escobar ang transaksyon sa illegal na droga, nagtrabaho siya sa iba't ibang drug smugglers at nasangkot siya sa mga kidnapping. Taong 1976, noong itinatag ni Escobar ang Medellin Cartel, ang pinakamalaki at pinakakinakatakutang cartel hindi lamang sa Colombia kundi sa buong mundo. Nagpatuloy ang pag-unlad ng Medellin Cartel. Lumawak ang operasyon ng Medellin Cartel noong 1980s. Tinatayang nakakapag-supply siya ng higit kumulang na 80 toneladang cocaine sa Amerika. Tinatayang 80% ng illegal cocaine ang patagong pinapasok sa Amerika ng cartel na pinamumunuan ni Escobar. Dahil sa ganitong kaganapan, limpak-limpak na salapi ang tinaglay ni Escobar. Dahil dito ay tinaguriang siyang hari ng cocaine. At siya ang nagkamit ng titulong pinakamayamang kriminal sa kasaysayan na tinatayang may yaman na aabot sa $30 billion bago ang kanyang kamatayan. Kalakip ng paglawak ng operasyon ng Medellin Cartel ay hindi may iwasan na may makabangga ito ng ibang cartel sa loob ng Colombia at maging sa ibang bansa. Base sa report, aabot sa 1,000 ang nadisgrasya dahil sa nangyayaring drug war. Ito ay kinabibilangan ng mga pulis, hukom at maging mga politiko. Taong 1982 nang mahalal siya bilang House of Representatives ng Colombia, ang naging pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin bilang politiko ay ang mga pangangailangan ng mahihirap niyang kababayan. Tumulong siya sa mahihirap, nagbigay suporta sa mga charity, nagpatayo ng pabahay at soccer field para sa mga kabataan. Tinustusan niya ang mga proyekto na makakatulong sa mahihirap niyang mga kababayan dahil dito ay minahal at hinangaan siya ng kanyang mga mahihirap na kababayan. Pero ang kanyang mga kasalanan ay hindi matatago ng kanyang magagandang hangarin sa mga mahihirap nitong kababayan dahil sa kanyang mga ilegal na gawain ay tinugis siya ng mga otoridad. Sumuko siya sa presidente noon ng Colombia na si Cesar Gaviria noong 1991 at siya ay nilitis at hinatulang makulong ng 5 taon. Pero taong 1992 ay tumakas si Escobar. Nagkaroon ng malawakang manhunt operation laban dito. Dahil sa impluensya at tinik ni Escobar ay halos umabot na 16 months ang paghahanap dito. Kahit gaano pa siya kayaman at kahit malawak pa ang kanyang impluensya. Kapag siningil ka ng kapalaran sa iyong mga kasalanan ay wala ka nang magagawa. December 2, 1993. Isang araw ang pagitan bago sumapit ang 44 na kaarawan ni Escobar. Siya ay natunton at napatay ng mga pulis sa isang operation laban sa kanya. Kriminal mang may tuturing hindi pa rin maalis nito ang kabutiang ibinigay nito sa kanyang mahihirap na kababayan. Umabot sa 25,000 ang nakiramay sa pagpanaw ni Pablo Escobar. Ang kanyang kilalang hasyenda na Foles ay ginawang theme park.